Gumulong na ang imbestigasyon ng Senado kaugnay sa nawawalang preso sa New Bilibid Prison. Araw ng Martes ay nasa New Bilibid Prison sa Muntinlupa City si Senador Francis Tolentino para magsagawa ng inspeksyon sa pasilidad at magsagawa ng imbestigasyon. Ito ay kaugnay sa nawawalang preso, umunoy mass grave sa isang septic tank, barila ng mga inmates, pagkamatay na isang PDL matapos sinaksak na isang ice pick, overcrowding ng kulungan, pagkain, pagpapalit ng pera sa loob ng bilibid na may milyong piso umano ang halaga, at iba pa. Lahat pong ito ay hindi nagbibigay ng bintang kung kanino man. Lahat pong ito ay bahagi ng Senate, ng katungkulan ng Senate Committee on Justice and Human Rights. Ang atin pong sinusunod ay ang ating saligang batas, maging ang mga panuntunan ng United Nations. Kasama ni Senator Tolentino sa pagdinig ay sina Senator Ronald Bato de la Rosa, na dating hepe ng Bureau of Corrections, at si Senator Robin Hood Padilla, na dating preso sa Bilibid. Ayon kay de la Rosa, ipinatupad niya sa Bucor na siya ang boss at walang ibang masusunod kundi siya at hindi ang mga PDLs. Di lang sa pagmamayabang, Mr. Chair, nung ako'y umupo noon, talaga chinalis ko lahat ng mga busyo-busyo dito sa lahat ng mga gang leaders dito at lahat ng mga drug lords. Sabi ko, if I am here, I am the boss. Ako ang masusunod, hindi kayo. Dapat ganun ang gagawin natin. Ikinatuwa naman ng dating preso na si Senator Robin Padilla na muling makabalik sa NBP Maximum Security Compound hindi bilang preso, kundi bilang isang senador na nagsasagawa ng imbestigasyon. Nais ni Padilla na malaman sa naturang pagdinig ang katotohanan sa likod ng mga anomalya at umano'y pagkadiskubre ng mga bangkay sa septic tank ng NBP dahil baka ang ilan dito ay biktima lamang ng fake news sa social media. Hindi ko po manamnam ang mga bagay na nababalitaan ko ngayon. Medyo malayo ito sa nakita ko noon. Kasi noon talagang gusto naming magbago. Marami akong kasamang loko-loko pa. Pero namayapa na sila. Pero yung mga gustong magbago na katulad ko, kami naman po ay pinagpala ng Panginoon Diyos at kami po ay may mga napuntahan naman na magaganda. Sa pagdinig ay kinwestiyon naman ng mga senador si Bureau of Corrections General Gregorio Catapang Jr. kaugnay sa PDL na nawawala noon pang buwan ng Hulyo na si Michael Cataroja. Ayon kay Catapang, malakas ang kanyang kutob na nakatakas ang nasabing PDL. Carnapper po siya. So may chance po na nakalusot. Pero yun nga po, dahil yung K-9, pinagsabay ko na po yung investigasyon o yung follow-up operation. Nakatakas nung July 15 o July 14. Payat lang siya sa larawan. Maliit po ito na tao at kaya po ilagay na sa isang sakong maliit na kakala na basura na po siya. Ang pahayag ni Catapang ay kinaalarma ni Senator Bato de la Rosa. Ipinagtataka ni de la Rosa kung papaano nawala o nakatakas sa Maximum Security Compound si Cataroja. Kung si Cataroja ay posibleng nakalayas, sir, this is Maximum Security Compound. Pag sinabi natin Maximum Security, talagang in and out, whatever, papasok at labas, talagang pati nga yung tangke ng panahon ko, pati tangke ng truck na nag-deliver ng basura, pinapatusok-tusok ko pa yan kung parasigurado tayo. So meaning, there's some degree of laxity in the inspection of trucks delivering inside and out. Depensa ni Catapang, ang NBP Superintendent Anya ang dapat managot sa pangyayari. Ngunit sa kanya lamang bumabagsak ang problema dahil sa malapit lamang ang kanyang opisina. Sa lahat ng problema dito, ako po, sa akin po, binabato. Kaya yung New Bilibid Prison Superintendent, siya po ang aking talagang parating kinakausap na siguraduhin mo na maayos ang pag-gwardiya, lahat ng ano. Kasi at the end of the day, dahil co-located tayo, hindi ko naman talaga dapat problema yan, na ako pa, lahat ng problema napupunta sa akin. Dito ipinunto ni de la Rosa na dapat may pakialam si Catapang dahil bahagi anya ito ng kanyang command responsibility.
hindi naman siguro natin kailangan i-remind ka, sir, about command responsibility, di ba? Eh, kahit nasabihin mo hindi dapat sa'yo, eh, siguro dapat kaya dapat incumbent on your part, hinanapan mo ng magaling talaga na NBP superintendent na masiguro natin yung ganyan. Kasi maximum ito, sir, maximum. Mahirap talaga kung ganyan, mawalan tayo ng PDL. Kahit si Senador Robin Padilla na dating nakulong sa Bilibid ay hindi rin makapaniwala sa paliwanag na nakataka si Cataroja. Meron talagang nabubuyon. Talagang na alam naman natin 'yan. Hindi naman na tayo, wag na tayo maglokohan. Talagang meron talagang nabubuyon. Pero para sabihin nating nakatakas. Commander, parang hirap naman 'no. Hindi ko maano 'yun. Parang ang hina naman ng mga empleyado natin kung matakasan kayo ng bilanggo sa maximum. Sinabi naman ng mga gang leaders sa Bilibid na kanila nang ginagawa ang lahat para mahanap ang nawawalang PDL. Ang pagkawala ni Cataroja ay unang inanunso ng kasisibak lamang na si dating Bucor Superintendent Angie Bautista. Una na rin sinabi ni Justice Secretary Crispin Rimulya na natagpuan na ang putol-putol na katawan ni Cataroja sa isang septic tank sa NBP. Pero kanya naman itong binawi at sinabi na biktima lamang siya ng fake news. Sa pagdinig ay sinabi naman ng NBI Medical Legal Division na ang mga natagpuang buto sa septic tank ay buto lamang ng manok. Hindi ko lang masyado nakuha yung sinabi ni ma'am. Anong final doon, ma'am? Buto ng tao o hindi buto ng tao? Hindi po siya buto ng tao, sir. Hindi buto ng tao? Opo. Ah, hindi buto ng tao. Thank you. Thank you, Mr. Chair. Pwede po bang sabihin kung buto ho ng ano yon? Kasi dito sa Larawan, medyo malaki-laki po yung buto. Parang kung hindi po ako nagkakamali, eh medyo pelvic ito. Mr. Chair, may I answer the question? Go ahead. In all likelihood, through the process of comparison, it is consistent with chicken leg bone. Huh? Chicken leg? Mula dito sa New Bilibid Prison, Muntinlupa City, para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Troy Gomez, ag-uulat, SM9 News.